Maging instrumento ng solusyon sa problema ng iba. Oo naman, napakasarap ng feeling sa loob at sa labas ng pagkatao na ikaw ang naging dahilan ng pagkaalis ng isang tao sa isang matinding problema. Na ikaw ang naging solusyon, na ikaw ang nag-provide ng sagot sa mga tanong niyang ni hindi na siya makatulog. Maaring galing ito sa stock knowledge mo or nabasa mo o naikwento sa'yo o ikaw mismo ang naka-experience nito. At nag-decide ka na hindi maging swapang sa pag-share dahil kailangan naman talaga ng mundong ito. Lagi kong sinasabi na kapag may pagkakataong tumulong, huwag i-delay para na rin na hindi na rin mahirapan ng matagal ang taong nahihirapan. Lalo na kapag nasa iyo naman talaga ang sagot sa kanyang problema, itulong agad, ibigay agad. Huwag nang palipasin ang mga oras at araw at minsan, buwan. Gawin agad, ibigay agad. Dahil hindi mo alam ang kinalalagyan ng tinutulungan mo. Hindi naman niya kayang ikwento ang buong problema. May mga bagay siyang nahihiyang ikwento sa iyo, syempre. Meron pang isa. At napakahalagang malaman mo o ng mga taong natulungan mo. Kapag nagdasal sila sa Diyos at ikaw ang ginawang instrumento ng Diyos para tulungan siya, huwag ka namang umarte na napakalaki o lubog siya ng utang na loob sa iyo. Hayaan mo ang ginawa mong ito ay alam mo at alam ng Diyos. At alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa iyo. Alam ng Diyos ang gagawin sa mga anak niyang matulungin sa anak niya na nahihirapan. Ulitin ko lang para matandaan mo. Kung nasa iyo na ang maitutulong o sagot sa problema, ibigay na ito. Tandaan, hindi mo kayang tulungan ang lahat ng may problema, pero kaya mong tulungan ang isa. Ang mundong ito ay puno at maraming masama. Marami ng kasamaan. Kung kaya mong gumawa ng mabuti, kung dumating ang pagkakataon na ito, huwag nang palampasin at tumulong. Gusto ng Diyos na tayo ay tumutulong, lalo na kaya natin ginawa ang pagtulong dahil gusto ng Diyos. Dahil gusto mong sundin ang sabi niya na magtulungan tayong mga anak niya. Sabi nga sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbukat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless.